baby now. Let me warm you up, baby please. Let me love you much. Come on, come on with me, baby. Oh, oh. Never ever leave without me. Oh, oh, oh. Baby now. Hey guys, welcome back to my channel. So today's vlog, isasama ko kayo guys, mag-aaral tayo ngayon ng skincare. Yung skincare na yun guys, is mamaya ko na sasabihin sa inyo kung anong klaseng skincare na yun. Ang training na to guys is one-on-one training siya. Medyo magapa nga lang yung eye bag natin ngayon at hindi maganda yung camera na gamit natin kasi cellphone na naman yung gamit natin ngayon guys. Kasi ayoko naman na magdala ng pinaka-camera kasi baka hindi nila payagan na kumuha ako ng mga pakonti-konting video doon habang nag-aaral ako ng skincare na yon. So, although guys, dito sa ano na to, sa pag-aaralan ko na to, dito sa company na to na pag-aaralan ko is nakapag-aral na rin ako sa kanila dati, early 2019, about naman yun sa shampoo bar na paano gumawa ng shampoo bar. So ngayon, skincare naman yung pag-aaralan ko. Although marami pa sila mga ano guys eh, mga training na ginagawa doon sa school na yon, hindi lang skincare, hindi lang yung shampoo bar, meron din sila mga soap making, tapos mga panglinis ng mga bahay, ano pa ba? Mga perfume. Basta marami pa silang mga tinuturo doon. Pero ngayon nga, ang pag-aaralan ko is about sa skincare. So, samahan nyo ako guys na pag-aaralan tong skincare na to. At ako mismo ang gagawa ng mga skincare na gagamitin ko. Pero isa lang yung pag-aaralan ko ha. So, ayun, kailangan ko na umalis ngayon guys kasi ayoko na ma-late. Kasi one-on-one training to, baka mapagalitan tayo ng teacher natin. So, tara! Simulan na natin to.
guys, nandito na ako ngayon sa area. Nagparking na muna ako kasi walang parking dun sa pinaka building nila. So, kaya nagparking na muna ako dito sa Araneta. So, papunta na ako dun ngayon. Lalakad lang ako, medyo mainit. So, malamang pagpapawisan naman tayo ng malala nito. Pero yun nga, pupunta na tayo kasi mas maganda na yung magantay tayo kaysa sa mali tayo, di ba? Kaya kita-kits lang tayo doon, guys, okay? Nandito na ako ngayon sa room kung saan ako mag-aaral ng skincare. Maya-maya papasok na rin ako, pero mayroon na akong gustong sabihin sa inyo, guys. Kung mapapansin nyo kanina habang naglalakad ako papunta dito, nandito ako ngayon sa Cubao, dito sa Araneta banda. Pero napansin nyo, wala masyadong tao. Sobrang konti lang ng tao sa area, which is itong area na to is talagang sobrang dami talaga ng tao dito palagi. Hindi naubusan to ng tao. Pero kanina, nakita nyo naman, sobrang ilan lang yung mga tao sa paligid. So, bigla ako napaisip, guys, na napaisip ako dun sa mga nagsasabi na mga pasaway doon yung mga Pinoy. For me, parang hindi naman yun yung nakikita ko ng pasaway mga Pinoy. Si maybe may mga ilan nila na lumalabas kasi may mga work sila, may mga pasong. Pero karamihan naman sa atin is talagang nasa bahay lang. Ako naman ngayon is nakalabas lang ako dahil ito nga, may ginagawa lang ako sa labas. Wala lang akong kailangan pag-aralan. Pero, yun nga. Hindi tayo pasaway. So, yan. Maya-maya, papasok na ulit ako sa loob para makapag-start na kami. Kita-kita lang tayo ulit sa loob mamaya, okay? Itong part naman na to, guys, ay itinuturo sa akin yung mga effect na ingredients, yung mga tamang sukat, at kung paano yung pagkatamang sunod-sunod ng mga ingredients para maging epektibo ang paggamit nito. Kaya dyan lang kayo at manood kasi ang kasunod nito ay hands-on na. Okay, guys? Is 150.80. So, madami-dami siya. Okay. So, stare ko muna sa ito. Stare ko muna. Okay, 150.80. Opo. Madami-dami yan. So, i-lift mo na siya, tapos haluin mo na siya, sir. Yan. So, ang goal natin ngayon is haluin mo siya. Pwede mo tingnan ang the side, sir, para makita mo yung kanyang mixture. So, ang goal natin ngayon is dapat ma-dissolve si cosmoderm sa water. Mm-hmm. So, malalaman mo kasi siya, sir, kapag fully dissolved, sir, yung mga particles na yan, sir, hindi mo na makikita. Mm-hmm. So, magiging transparent na siya. Halo lang ang halo. Yeah, magiging transparent na siya. Kaya kung gagamitan mo ng homogenizer na pinakita ko kanina, mm-hmm, program mo lang, iiwanan mo lang siya. Mm-hmm. So, ito, kailangan mo talaga yung halo. Haluin ang haluin. Haluin ang haluin. Consistently. Ayan, so, at habang inahalo mo yan siya, sir, habang nawawala po itong mga cosmoderm, nagbabago din kayang texture, kaya medyo nagkakaroon na siya ng lakot na kaunti. Ayaw nga, nakikita ko. Kanina parang watery lang siya. Mm-hmm. So, may effect na yung lakot ng dalawang ingredients.
Kaya kung titignan mo ito, sir, oh, may mga ano siya ito. Yan, may cosmodarm din siya, sir. Kaya nga nakahold niya yung particles ng mga softlets. Ito, mga softlets, sir. Pwede mo rin itong lagyan ng mga serum mo ganito. Ah, okay. So, next natin, sir, is which part B na tayo. Part B. So, gagamitan natin siya ng pipette. Ah, yan. Okay. 10 grams pa na. Yeah, 10 grams pa siya, sir. So that's 10. 0, 0. 0, 0, 10.00. 10.00. So, lift mo dito, sir, tapos saluin mo dito. Sige, ma'am. Thank you po. So, ang gagawin natin is, pag nilagay si part B, one at a time. So, pag nilagay mo ng isa, haluin mo na bago ka mag-proceed sa next. Hindi yung lagay lahat-lahat, tapos isang halo. So, dapat every ingredients halo. Sa case ng part B. Sa case ng part B. Opo. Okay, next, we have aloe vera extra. Aloe vera. Ito na yun, sir, aloe vera. So, 4 grams. Aha, 4 grams. Okay, sir. So, itong ano na to, sir, no? For 200 grams po, no? Yes, sir, for 200 grams. Pwede mo pala naman. Pwede. Transfer nito, sir. Sir, yung next natin is hyaluronic. Hyaluronic solution, 10 grams. Kaya pa lang itong ano rin yun. Kaya pa siya makasin. Tagal nito eh, kasi lipat siya dito. Siguro mag-ano na 50 ba ito, no? 15. Mga tatlo. Yung mga ganito, lipat siya dito. Ang bantay na talaga natin, mga acid material, yun yung kailangan precise talaga tayo. Mm-hmm. Dito na tayo, sir, kasi nga si ano natin, yung powder form ng ating susukatin. So, dito na natin si niacinamide. So, powder form yes, siya. Yes. So, ilang grams po siya? 10 grams. 10 grams. Okay. And then from there, lipat natin dito. Okay. Doon ka sa ano, sir, yung mga medyo durog, sir, yan, mga ganyan. Pwede siya may yan. So, lagay natin siya dito, sir. So, atin na siyang i-steer. Now, ngayon, amaya dito, sir, kung tinuha ko yan, clear siya ngayon, sir, no? Pero pag nag-steer ko yan, medyo magiging milky ang color niyan. Pero after few hours, siguro mamaya pag 1,000 trading, clear na po yan siya. Ah, babalik din. Babalik siya sa kanyang clarity. Sa ngayon lang, mahirapan siya mag-clear ka agad dahil po, malapot siya, sir, eh. Hindi siya mabilis mag-clarify. Mm-hmm. Ano ba, naglalagay po sila ng color niyan, sir? Bakit, sir? Wala lang, for para aesthetics. Para may iba. For aesthetics. Sir, pa sa akin, mas maganda yung natural ang color niya, sir. Ang iba, naglalagay ng greenish, pinkish. Siguro, sir, yun yung mga ano, kanyari, yung type na, kanyari, aloe vera na ano, green sila. Kasi mas believable, kasi aloe vera dapat green. Ayun, sir. Yan, okay na. Set aside muna natin siya, sir. Okay. Kasi masunod natin is part D na tayo.
Ni Nea Sena naman. Part D, si Peg 40 na tayo. Okay. So this time, dito tayo sa dish maglalagay. Kasi mas maliliit siya, sir. No? So ilalagay natin dyan. Si tear pa rin natin siya, sir. Tear natin. So, ito na yung 40. So, gagawin natin ngayon. Kanina kasi is... 2 grams. Yeah, 2 grams siya. So, ilagay natin siya isang halo na lang mamaya. So, kailangan ilagay mo na si Peg 40, SLSE, fragrance. Tapos, okay. Haloin natin siya dyan bago i-transfer dito. Mm. 2 grams. Sir. Mas mahirap, ano no? Mahirap pa sukatin ang mga konti. Sir, mag-ano ka, sir? Ah, ito. Tapos... Fragrance oil ka na. So, ang fragrance oil natin, gamitan natin siya ng pipette. Pipette. So, tear muna natin. Tapos, itiyan mo na natin. 1.4. Okay, perfect. Okay, dito na tayo. So, i-prenix muna natin siya, sir, bago natin siya integrate. Okay. And ito mga instruction na ito, sir, yun mo yung naka-reflect din dyan sa natin, literature natin. Okay. So, make sure pre-mix siya bago natin siya isama niya. Isa. Kasi, imagine mo, yung fragrance at saka PHG, yung preservative mo, hindi siya soluble sa water. Mm-hmm. Kaya nilagyan natin ng Peg 40 SLSA para po maging soluble sila sa solubilizer. Mm-hmm. Kaya the moment ilalagay natin dito, hindi yan siya magsaseparate. Ah, walang separation. Mm-hmm. Putati lang na mamix po siya well dito. Mm-hmm. Na mas preferred ko ito na container kaysa dito. Bakit? Kasi kung dito ka, sir, mas mahirap. Mahirap siya pag hindi siya masisimot eh. Oo nga po. Mm-hmm. Ito kasi sa pag masisimot talaga. Ito ang daming maiiwan. Kaya mas gusto ko yung mga bowl. Yes. Okay na po. Yan, pwede na yun, sir. So, lagay mo na yan dito. Kaya nag-blend lang siya. Tingnan mo sir, walang separation, no? Mm-hmm. Nag-blend lang siya. So, yan yung purpose bakit tayo may mga solubilizers. Okay. So, imagine mo, kung hindi po nag-blend ang preservative, hindi nga na-preserve yung formula mo kasi lumutang siya eh. Apo. Kasi dapat well po siya na solubilize, dapat nag-blend po siya perfectly. Hindi dapat nag-iwalay. Yeah, so this is now your product, pero hindi pa siya transparent, right? Mm-hmm. Pero mamaya, pag natapos tayo, clear na po yan siya. Tsaka sa mga ilang minutes pa. Ang ano dito, sir, is dapat 24 hours mo siyang i-cure mm-hmm. bago siya gagamitin. Parang yung fermentation, sir. Curing lang siya, sir, actually. So, ipapalagay ko na ito sa serum bottle. Okay po. Para makaproceed tayo na sa next. Gene? Okay po. Gene? Hi guys, so ayan, itong part na to guys, isiningit ko lang siya dito, bago ako mag-umpisa sa pinaka-spill ko kasi kinat ko na yung pinaka-vlog ko pero nakalimutan ko kasi na itong part na to na gawin. So ginawa ko na, kung mapapansin nyo guys, so wala ako, medyo madilim tayo, wala tayong ilaw sa paligid. Ginawa ko to guys para ma-compare ko naman yung pinaka-skin tone ko talaga, yung skin tone ko talaga. Kumpara kung may mga ilaw ako sa paligid kasi pagkawas na nagbablog kasi ako is may mga ilaw talaga ako na ginagamit sa paligid ko para naman mas alam nyo yun, mas klaro yung skin natin sa camera. So ito yung pinaka skin tone ko guys pagkawala yung mga ilaw natin sa paligid. So ayan, ito yung pinaka skin tone natin para makumpara nyo naman pagka once na ginamit ko na yung pinaka product natin. Okay, so ayan,
Okay, di ba? Hindi naman ako kakinisan pala. Joke lang. Oh, hindi, hindi naman ako nag-explain eh. No? So, yan. Simulan na natin itong vlog na to, okay? So, yan guys. Naka-uwi na ako dito sa bahay. Obvious naman, di ba nasa bahay na ako. Ay, hindi. Wala pa ako sa bahay. So, yan. Hindi ko na pinakita sa inyo guys lahat ng ginawa ko kanina. Kasi nga, para makapag-focus ako sa mismong mga ginagawa ko. Kasi baka may mga mali-mali akong gagawin. Basta yun na yun. Medyo pagod yung utak ko, hindi ko magana. Pero pipilitin ko to na i-update kayo sa mga ginawa ko kanina. So, ang unang ginawa ko kanina guys is, yun lang yung isa sa pinakaunang ginawa ko na pinakita ko sa inyo. Kasi hindi lang isa yung ginawa ko. Tatlo yung ginawa kong klase ng serum kanina. Yung ginawa ko na pinakita ko sa inyo guys is yung niacinamide serum. Yan, ito. Ito yun. Ang ginagawa ng serum na yun, guys, is pores tightening. Okay? Pinapalit niyo yung pores nyo. So, yun yung isa sa napili kong ingredients kasi ako mismo ang mga pumili ng ingredients sa gusto kong gawin na serum. Okay? So, yun yung pinakauna, yung pores tightening, pampalit ng pores. And then, ang isa sa ginawa ko kanina din, guys, is yung hyaluronic serum. Ito naman is yung anti-aging. Ito naman yung parang baba natin yung face mo para mas mapigilan yung pagtanda natin. 'Di ba? So kasi alam mo niyo naman pagka once na nagkakaedad tayo ay talagang kailangan nating gumamit ng kung ano para mapigilan yung pagtanda natin. And then sa pangatlong ginawa kong serum guys is itong Clear Blanch Whitening Serum. So, ito naman guys, ang advantage niya sa ibang mga whitening is itong Clear Blanch kasi is hindi lang siya isang klase ng pampaputi. Meron siya sa naaalala ko is tatlo na yung klase ng paputi na meron siya. Meron siyang gluta, tapos yung isang ang hirap i-pronounce, and then kojic. So, tatlo yung klase ng whitening na napapaloob dito sa Clear Blanch ito. So, mas effective siya. And then, ginagamit din daw to guys ng isang nangungunang company. Para, siya yung pang number one yata yung company na yun. Ito yung ginagamit nila sa pang-whitening ng mga product nila. So, sabi ko, wow, okay yan. So, yung mga ginawa ko kanina, guys, is meron, pinadala din nila sa akin, pinauwi nila sa akin para ako mismo yung makasubok sa mga ginawa kong product. So, susubukan ko na siya agad-agad para makita natin yung effect niya, kung magiging effective ba siya sa atin. Hoping na maging effective siya. At saka, isa din guys is makakasigurado kayo na safe yung mga product na to. Kasi lahat ng mga ingredients sa product na to, kung sakaling gagawa man ako ng ako na lang mag-isa, is dun din sa kanila kukunin. So, FDA approved sila. So, makakasiguro din tayo na lahat ng mga ingredients na gagamitin natin is safe. Okay? Katulad dito, meron na siya mga tamang sukat na ano dun, pero tinuro din sa akin kanina kung ano yung mga proper na sukat sa bawat mga serum na ginawa ko. And then, ang isa din guys is, ano pa ba ito yung mga explain ko? Nawawala ako sa... Gutom na ako, hindi ba ako makain? Oh my goodness! So, yun nga. Ang bala ko guys, pagka once na nakita ko siya sa mismong sarili ko na maganda yung effect sa akin ng mga ginawa kong serum na to, bala ko siyang ilabas sa market. So, pagka once na nagkaroon tayo na nagustuhan ko yung effect niya sa akin, is bala kong bumili ng mga ingredients para ako mismo gagawa sa sarili ko. Susundin ko na lang yung ginawa namin kanina na procedure kasi binigyan nila ako ng mga papel na guide sa akin para yung sa mga percentage sa mga ingredients at kung ano-ano pa binigyan nila sa akin para may guide ako pagkawa sa gusto ko na gumawa sa sarili ko. And then pagka once na malalaman nyo guys pagka once na nag-vlog na ako na gagawa ko ng sarili kong serum na ako na lang mag-isa, tawag dito
Mamimigay ako sa inyo, magbibigay ako, pero hindi kayo lahat na mabibigay ko, pero mamimigay ako ng, sa ilan sa inyo para matry nyo rin yung product ko. And then pagkawa sa ano yung magiging feedback niyo sa akin is kayo na ang bahala doon, kayo mismo ang magsasabi sa akin ng pinaka feedback niya. Pagkawa sa kahit pati sa inyo eh maganda yung feedback, tsaka ko siya ilalabas sa market talaga. So yun yung gagawin ko, yun yung isa sa bala ko, pero titingnan muna natin kung magiging maganda yung effect ng mga serum na ginawa ko, di ba? And then ang isa din sa advantage pala nito guys, itong mga ginawa ko, kunyari itong clear blanch na to, is mas ano siya, mas concentrated siya, kasi ang pinaka-effect niya lang talaga is whitening. So pagka ganun pala, pagka sa isang serum tapos isa lang yung pinaka-focus niya na gagawin mo sa balat niya, gagawin niya sa balat mo, mas effective daw yan, kasi mas mas mataas yung percentage ng ingredients ng whitening na nakahalo doon kumpara daw sa mga product na may combination na, kasi mas bawas na yung percentage na ng isang main ingredients kasi dinagdagan ng ibang ingredients pa na para effect sa skin natin. So sana na-explain ko na maayos yun sa inyo. Pero hindi ko na masyari explain. Basta nasa utak ko na yung mga pinag-aralan ko kanina. Hindi ko kakalimutan yun kasi sayang yung training fee. So ayan guys, pero lahat ng mga ginawa ko kanina guys, as pinauwi nila sa akin. So ito yung gagamitin ko, to mga to. Ayan, tapos chinek na rin ng teacher ko kanina kung okay ba yung mga ginawa ko kanina. So okay naman daw, lahat to. So gagamitin ko na siya para, alam mo yun, ma-produce na natin siya soon in Jesus' name, di ba? So, sana ma-produce natin siya ng sa atin. So, yun. Hanggang dito na lang siguro yung vlog na to, guys. Kung hindi pa kayo nagsosubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe to my YouTube channel and please don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pa na vlog. Okay, guys. So, see you. Bye! Oh, baby, now. Let me warm you up, baby, please.